is Congresswoman Jinky Luistro. You are recognized. You have 5 minutes. Thank you, Mr. Chair. My questions are directed to Lieutenant Colonel Santi Mendoza. Colonel Mendoza, habang nagsasalaysay po kayo kanina, napansin ko, umiiyak kayo at nanginginig ang katawan nyo. Can you please enlighten us why such a demeanor during the time that you were reading your opening statement? Your Honor, hindi ko maiwasang maiyak kasi tinuring ko silang mga upper class tapos ang taas ng tingin ko sa kanila, binigyan ako ng trabaho na sakit sa dibdib eh. Alin po yung masakit sa dibdib, Colonel Mendoza? Binigyan po ako ng trabaho ng mga upper class ko na ikakasira ng buhay ko. And why do you believe na itong trabahong ito ay ikakasira ngayon ng buhay mo? Kasi po, pumatay kami ng inosente. Pumatay kayo ng inosente? And can you please state for the record, sino yung inosenteng tao na pinatay mo? Pinatay nyo? Si Sir Wesley Barayuga po. And when you use nyo, namin, kami, no? Sino ba yung mga taong tinutukoy mo? Sila Sir Leonardo na nag-utos sa amin. Aside from Colonel Leonardo. At si Ma'am Garma po. Colonel Garma, who else? Wala na po iba. Ikaw ba, Colonel Mendoza, ay may asawa? Meron po. Meron ka bang anak? Meron po isa. Ilang taon na po yung anak nyo? 14 years old po. 14 years old. Ilang taon na po ba kayong nasa serbisyo? 22 years na po. 22 years in service. And of course, it is clear to your mind already na dapat ang pulis hindi pumapatay. Tama po ba? That is the general rule. Ang pulis hindi dapat pumapatay because due process must be served. Tama? Opo, Your Honor. As a matter of fact, in our country, death sentence is even suspended. So, ibig sabihin, kahit convicted criminal, kahit punishable by death, because of the law suspending the death sentence, hindi rin tayo pwedeng pumatay, no matter how guilty the criminal is. Tama ba? Opo, Your Honor. But of course, you understand also, Colonel Mendoza, may mga circumstances kung kailan ang pagpatay ng pulis ay warranted at legal. Can you please tell us, what are these instances? During legitimate operation po, at the police officer is in danger, the life of the police officer serving the police operation is in danger. I wish to invite your attention to paragraph 7 of your affidavit. Ang sabi niyo po dito, Colonel Mendoza, napilitan kayo isagawa yung proyekto for two reasons. One, opisyal ang nag-uutos. Opo. Pangalawa, natatakot kayo para sa kaligtasan ninyo at ng pamilya ninyo. Do you confirm this? Opo, Your Honor. At kanina po, binanggit ninyo na ang nag-uutos ng proyektong ito ay walang iba kung hindi si Colonel Leonardo at si Colonel Garma. Do you still confirm? Opo, Your Honor. Ano po ang pagkakakilala ninyo kay Colonel Leonardo? Bakit kayo natatakot sa kanya? Siyempre po, siya yung panahon ng former president po natin na isa sa pinakamalakas. When you say pinakamalakas, panahon ng former president, anong ibig sabihin mo, Colonel Mendoza?
Nakakabulong po at nagkakatotoo. Nakakabulong, nagkakatotoo. Pwede mo ba kaming kwentuhan? Ano itong pagkakataong nakabulong at nagkatotoo ang mga sinabi ni Colonel Mendoza sa former president? Ni Colonel Leonardo po. Colonel Leonardo. I cannot elaborate more, Your Honor, pero common knowledge po yan sa aming mga operatiba na pag sinabi mong Colonel Leonardo at Ma'am Rowena Garma, nasa gilid po yan ng former president. So you will agree with me if I would say, si Colonel Leonardo malakas sa former president? Yes po. Kung anong sabihin ni Colonel Leonardo, papaniwalaan ng former president? Maari po. At kung anong hilingin ni Colonel Leonardo, susundin ng former president? Maari din po. Let's go to Colonel Garma. Naniniwala ka din na si Colonel Garma malakas sa former president? Yes po. At kung anong sasabihin ni Colonel Garma, paniniwalaan ang former president? Yes. Yeah. At kung anong hihilingin ni Colonel Garma sa former president, susundin din ng former president? Tama ba? Maari din po. That's yes, how po. You understand the influence of these people to the former president. Kaya takot ka na suwayin si Colonel Leonardo at si Colonel Garma. Tama ba? Yes, Your Honor. At dahil sa lakas ng impluensya nila sa presidente, pwedeng mawala ka sa serbisyo. Tama? Yes, Your Honor. Pwede ka ring mamatay. Tama? Lalo. Ha? Yes, Your Honor. Pwede ka ring makulong. Tama? Opo. Puntahan natin yung pangalawang dahilan. Bakit napilitan kang sumunod sa proyektong ito? You said natatakot ka para sa sarili mo at sa mga pamilya mo. Ano yung mga pangyayari na naging dahilan kung bakit nagkaroon ka ng takot para sa kaligtasan mo at kaligtasan ng pamilya mo? Kasi nga po, ma-influensya po sila. Pag hindi ko po naman sinunod, baka hindi lang naman ako ang balikan, baka pati pamilya ko pa. Pag sinabi mo ba, Colonel Mendoza, baka hindi lang ikaw ang balikan, anong ibig sabihin mo ng salitang balikan? Kumbaga, hindi ako sumunod, Your Honor, eh. So, hindi ako, kumbaga, pagka hindi ka sumunod, hindi ka kanila. What do you fear for your family kung bakit sinabi mo sa salaysay mo, natatakot ako para sa kaligtasan ko at ng pamilya ko? Anong posibleng mangyari sa'yo at sa pamilya mo kung hindi ka susunod kay Colonel Leonardo at kay Colonel Garma? Siyempre po, baka mamamatay po. You are saying posibleng patayin nila ikaw at ang pamilya mo? Are you saying that? Opo, Your Honor. Bakit mo nasabi ito? Anong pagkakataon na napatunayan mo sa sarili mo na kaya nilang gawin ito? Your Honor, maraming na kasing ugong-ugong eh. Maari mo bang isalaysay sa amin ano yung mga umuugong na yon? Dahilan kung bakit mo inisip na baka patayin ni Colonel Leonardo at ni Colonel Garma ikaw at ang pamilya mo kung hindi ka susunod sa proyekto? Mayroon na pong mga dati pa po sa Davao Region na pag sinabi niyong Colonel Leonardo, yan po yung may hawak ng mga may hawak ng ano, Colonel? Kumbaga, mga hitman po. Colonel Leonardo, may hawak ng mga hitman. Is that what you're saying?
That is a kumbaga yan po yung usap-usapan, hindi ko naman po makukumpirma. Pero usap-usapan. Let's talk about usap-usapan. Ayon sa usap-usapan na yan, ano ang mga pangyayari na sa pagkakaalam mo at ayon sa usap-usapan ng mga kasama mo, may kinalaman si Colonel Leonardo at si Colonel Garma. Can you cite some incidents na lumutang ang pangalan nilang dalawa ayon sa usap-usapan? Without necessarily you having a personal knowledge. Ayon sa usap-usapan, anong mga pangyayari ng patayan ang may kinalaman si Colonel Garma at si Colonel Leonardo? Yung mga nasa loob ng mga Chinese na nakakulong doon. Ito ba matagal mo nang alam or is it because you're watching already the hearing of Quadcom? No, noon pa po yan. Ibig sabihin, kahit nung wala pang Quadcom, alam mo na yung patayan sa Davao Penal Colony ay may kinalaman si Colonel Leonardo at si Colonel Garma? Pero hearsay lang po, Your Honor. Yes, yan ay ayon sa usap-usapan. At yung usap-usapan na yan, dito mo naririnig sa mga kapwa mo pulis, tama ba? Kasi pulis ka eh. Opo, Your Honor. Kung pulis ka, ibig sabihin yung usap-usapan na yon sa kapwa pulis mo rin naririnig, tama? You said yes already, Colonel. Yes. Aside from this Davao Penal Colony where there are three Chinese drug lords who were killed, ano pa, ayon sa usap-usapan yung mga insidente, ay may kinalaman silang dalawa? Wala na po akong maalala, Your Honor. Wala ka nang maalaala? Opo. Wala na po. You remember about the allegation of Mayor Tommy Osmeña of Cebu? Ngayon na lang po ko yan nalaman kasi nanonood po ako ng congressional... So it is because of the killing incident in Davao Penal Colony, kaya natakot ka para sa kaligtasan mo at ng iyong mga pamilya. Tama ba yun? Opo, Your Honor. At ito rin ang dahilan kung bakit sa kabila ng alam mo na bawal ang pagpatay, no matter how guilty the person is, pumayag ka na isagawa ang nasabing proyekto. Tama ba? Opo, Your Honor. In your affidavit, specifically paragraph 5, you also mentioned na gusto mo munang beripikahin ang impormasyon tungkol sa pagkakasangkot ni Wesley Barayuga sa drug operation kaugnay ng impormasyon na ibinigay sa iyo ni Colonel Leonardo. Bakit mo hiniling kay Colonel Leonardo na beripikahin muna ang impormasyon na ito? Eh kasi po, government employee po yung target. Normal po yun na magkanda ka ng sarili mong investigation muna. At kapag hindi government employee ang target, wala bang verification na mangyayari? Meron naman po. Meron din po. So why do you want to make your own verification? Ikaw ba at that particular time ay nagdududa sa sinasabi ni Colonel Leonardo? Yes po. Bakit ka nagdududa? Kasi yung target, bakit nasa loob ng PCSO eh? He is not only inside the PCSO. He's the board secretary, yes, of PCSO. And during that time, may naririnig ka ba na nagagalit o kinasasangkot ang gulo ni Wesley Barayuga? Wala naman po. And what were you thinking nung sinabi sa ni Colonel Leonardo, huwag nang beripikahin, bibigyan ka na lamang ng profile ni Colonel Garma? Yun nga po, nag-aalinlangan. Kaya lang, wala tayong magawa eh. Wala po akong kundi sundin. Kahit nag-aalinlangan ka, kung totoong sangkot sa droga si Wesley Barayuga, itinuloy mo dahil natatakot ka sa opisyal mo. Opo. Tama? At natatakot ka para sa kaligtasan mo at ng pamilya mo. Tama?
Opo, Your Honor. At kaya ka natatakot sa mga opisyal mo ay dahil malalakas sila at maimpluwensya sa dating Pangulo. Tama? Opo. After some time, kinontak mo na itong si Nelson Mariano. At si Nelson Mariano ang humanap ng hitman. Do you confirm this? Opo, Your Honor. And after some time also, tinawagan ka ni Tox na di umano, tao. Tao ni Colonel Garma. Tama ba? Opo, Your Honor. At pagkatapos nitong pag-uusap ninyo ni Nelson Mariano, isinagawa na ng nasabing hitman ang naturang proyekto. Tama? Opo, opo, Your Honor. At itong proyektong ito ay ang proyektong pagpatay kay Wesley Barayuga. Tama ba? Opo. And you also confirm that after this incident ay nakipagkita si Nelson Mariano kay Tox kaugnay ng 300,000 na ipinagkaloob sa inyo. Opo. Can you please state for the record again, paano hinati yung 300,000? Nung dumating po si Nelson, may dala-dala po siyang 300. Binigyan niya ako ng 40. Binigay ko na sa kanya yung iba. Kahit ang kumuha pa ng pera ay si? Nelson po. Si Nelson. Pagkatapos niyang kuhanin ang pera kay Tox, anong sunod na nangyari? Pumunta po siya sa akin. Pumunta sa'yo? Sabi niya, eto na po, ano sir, sabi ko, sige. Sabi niya, binigyan niya ako ng 40. And then? Where did the rest of the 260,000 go? Nasa kanila po. Nasa kanila. Would you know kung paano nahati yung 260,000? Si you Nelson have 1 minute left, Congresswoman Jinky. Si Nelson na ang nakakaalam noon. Yes. Colonel Mendoza, I want to remind you have a career in the PNP. Tama? Yes, Your Honor. At kagaya na sinabi mo, ikaw ay 20 taon na o 22 taon na nasa serbisyo. Yes, Your Honor. And perhaps after some time, you will be enjoying your retirement in PNP. Tama ba? Yes, Your Honor. I am just curious. Sa kabila ng panganib na iyong isinalaysay sa iyong opening statement, bakit ka lumutang at bakit mo isinasalaysay itong insidenteng ito laban kay Colonel Leonardo at kay Colonel Garma? Bukod po sa bigat ng konsyensya na dinadala ko po, for 4 years, may mga instances po na may gusto pang idawit na ibang tao po kasi. Kaya sinong gustong may idawit? Yung may kumalat po kasi ng mga text messages nung nakaraang linggo eh. Anong sabi sa text messages? Na hindi lang ako daw po yung gunman, ganun lang po. Hindi lang ikaw ang? Ako daw po yung gunman, tapos iba po yung hindi po klaro eh, kasi kindly wrap up. In other words, Colonel Mendoza, kaya mo ginagawa ito because after 4 years, gusto mong tanggalin yung bigat ng loob mo. Opo. Dahil hindi ka masamang tao. Opo. At hindi ka pumapatay sa taong walang laban. Tama? Correct po. At napilitan ka lamang pumatay dahil sa takot mo sa mga opisyal na ito. Tama? Correct po. Nevertheless, I wish to manifest, Mr. Chair, Colonel Mendoza. In a theory of conspiracy, there are 3 types of principal. And in the story you narrated, you mentioned the name of Colonel Leonardo, Colonel Garma, Colonel Santi Mendoza, Nelson Mariano, Tox, and Loloy, the hitman.
under the theory of conspiracy, kahit hindi ikaw ang pumatay, you will still be liable for the same crime. This is the definition of conspiracy. That the act of one is the act of all. The crime of one is the crime of all. And the penalty of one is the penalty of all. And I wish to state for the record, Mr. Chair, that given these names who figured out in this killing incident against Wesley Barayuga, it appears to us that Colonel Leonardo and Colonel Garma participated as conspirators by inducement. Kung hindi po nila pinagplanuhan, inisip, inutos, at ipinagkaloob lahat ng mga kailangan, they will not be able to perpetrate this crime of murder. For Colonel Santi Mendoza and for Nelson Mariano, perhaps they did not participate in the killing incident. However, under the law, they are considered as principals by indispensable cooperation. Sapagkat sila ang nag-connect sa hitman. And without their indispensable cooperation of connecting this idea, this criminal intention to the perpetrators, there is no crime of murder. And for Loloy and the rest of the backup who appeared in the video, perhaps the one riding in the car and the one riding in the motorcycle na di umano'y bumakap sa pagpatay na ito, we can consider them as principal by direct participation. Sa kabila ng lahat ng ito, sa kabila ng posibilidad na madawit ang pangalan ni Colonel Santi Mendoza at kasama na si Nelson Mariano, they took the courage to speak before the Quadcom dahil gustong alisin ang bigat sa dibdib ng loob, particularly of Colonel Mendoza. Thank you, Mr. Chair. Thank you.